Naharangan. parang timang lang. Ayan, nawawala tayo. Dore. Ang ingay. What's up guys? It's me, Jukes. And for today's video, I'm gonna teach you how to do a vibrato. Alright, so without further ado, let's get started. So ano nga ba ang ibig sabihin ng vibrato? Sabi ni Google, vibrato is a noun, a rapid slight vibration pitch in singing or playing some musical instrument producing a stronger or richer tone. So eto, disclaimer lang guys, hindi ko sinasabing magaling ako kumanta. So meron lang akong konting knowledge base sa natutunan ko at saka pinag-aralan ko din para sa sarili ko nung panahong sumasali pa ako ng singing contest. So, first, we have straight. So, ang straight, pag sinabi natin straight, wala siyang curve. Straight lang talaga siya. Like, for example, do, re, mi. Sige. Pag sinabi natin straight, meaning wala siyang vibrato, straight lang talaga siya. Like, for example, do, re, mi. Yun. So, try nyo rin para malaman nyo. So, isa pa. Yun ang tinatawag nating straight. Isa pa. Do, re, mi. So, ang next na tinatawag natin ay ang delayed vibrato. So, eto, tinuro sa akin to nung nagbo-voice lesson pa ako nung elementary ako. Ang delayed vibrato ay mag-i-start ka muna sa straight bago mo lagyan ng vibrato sa huli. Like this. Do, re, mi. So, narinig niyo. Isa pa. Do, re, mi. Ayun. So, parang timang lang. Ayun. Ba't mawala? Okay, mag-focus ka. A few inches later. Ayan. Ayan. So last, so again, we have straight and tawag dito delayed vibrato, and lastly is the vibrato. So nagpapasok tayo ng vibrato after ng last na word, kasi pag nakanta ka, hindi ka pwedeng huminga sa pagitan ng isang salita. Like kunyari, yung do, re, mi ay isang word. Do, re, mi. Ganon, hindi ka pwedeng do, re, mi. Hindi pwedeng ganon kasi papangit yung kanta nyo. So, ipapasok ang vibrato after ng mi. Do, re, mi. Ayun. So, sabi nga ni Google, a rapid and slight vibration in pitch. So, ginagamit ng mga singers to, katulad ko. Para magkaroon ng konting timpla. Kumbaga sa pagluluto, may tinatawag tayo ng paminta, asin, ayan, para magkaroon ng konting lasa at konting emosyon. Kasi sa vibrato, mas nararamdaman yung feelings ng isang kanta. Kasi unlike pag straight lang, kasi may mga singers tayo na walang vibrato, pero malinis silang kumanta. Like Crystal. Crystal clear. Ayun. So, may mga singer naman tayo na puro vibrato, pero dapat pag singer ka, alam mo kung paano i-control ang vibrato. So again, meron tayong straight, ibig sabihin wala tayong vibrato, straight lang siya. Do, re, mi. So next, ang delayed vibrato. Do, re, mi. And last, yung vibrato na talaga. Do, re, mi. Ayan, so i-try nyo yan sa kanta para malaman nyo kung paano gamitin ang vibrato. Hindi ko sinasabing professional ako. So kung ayaw mo sa video na to, huwag ka na sa channel ko. Ganun lang. I hope you enjoy my video and may, anong tawag dito, tutorial sa vibrato. And see you sa next video. Bye!